Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na mga Muslim. At nandito po naman tayo sa ating programang Islam 101, mga pagtalakay sa mga usapin at isyu na may kinalaman sa Islam at saka sa mga Muslim. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Abdul Fatah Zakaria, ang host ng programang ito. At ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay hinggil sa isang issue na napapanahon na isa sa mga dapat ding malaman ng kamusliman, lalong-lalo na ng mga taga nasa Pilipinas at saka sa Mindanao. Ito ay ang pagtalakay natin sa kasaysayan at ilan sa mga impormasyon na kinakailangan malaman ng isang Muslim tungkol sa mga Muslim sa Mindanao. Ang Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila na siyang nagdala ng Kristyanismo, ang Pilipinas ay isang bansang Muslim. At hindi natin pahahabain ang pagtalakay dito sapagkat napakaraming mga pruweba na nagpapatunay na bago pa man dumating ang Kristyanismo, ay tayo ay nasa ilalim na ng pananampalatayang Islam. Subalit na natili ang Mindanao sa kanyang pagiging, ang mga tao dito sa pagiging Muslim nila sapagkat hindi sila nagpasakop sa mga Kristiyano at saka sa mga Kastila. Bagaman mga kapatid sa Islam, ang ating tatalakayin ngayon ay hinggil sa kasalukuyang nangyayari sa Mindanao na may kinalaman sa pagkakasundo o usapang pangkasunduan sa pagitan ng mga bangsa Moro at saka ng national government ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon po, alhamdulillah at binigyan tayo ng pagkakataon. Of course, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinaunlakan tayo ng ating mga magulang sa Islam na ating mga bisita upang magbigay sila sa atin ng basic information, kaalaman tungkol sa nangyaring usapang pagkasunduan. At ang layunin ng programang ito ay upang malaman natin kung ano yung mga nangyayari sa Mindanao at hindi upang tayo ay tumuligsa o di kaya ay umatake sa ilang mga grupo. Sila man ay mga Muslim o hindi mga Muslim. Ang una nating resource person at ang ating bisita, siya ay isang political analyst at nagpo-focus siya talaga sa mga usapin may kinalaman sa Mindanao issue. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree on sociology sa MSU General Santos City. At siya din ay nagkamit ng master's degree sa UP Diliman at ongoing po ang kanyang doctorate. So, alhamdulillah, ipapakilala natin si Professor Tahir Malik. Assalamualaikum, Prof. Waalaikum salam. Masyaallah. By the way po, si Professor, siya po ay taga Buluan, Maguindanao. Masyaallah, kung saan ako din, ang pinanggalingan ko ay taga doon din ako. Masyaallah. Ang ikalawang guest natin at resource person natin, siya naman itong may nag-focus naman siya sa religious affairs. Siya po ay nagtapos ng bachelor's degree on education sa King Saud University. Isa po itong napakalaking university at kilala po ito sa kaharian ng Saudi Arabia. At siya din po ay tumatayong advisors ng mga kapatid natin patungkol sa kanilang reliyon. Nagbibigay siya ng mga payo sa ating mga kapatid tungkol sa Islam at nagbibigay din siya ng edukasyon sa mga taong nangangailangan ng edukasyon tungkol sa Islam. At ipapakilala natin, siya po ay nanggaling naman sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Siya po ay walang iba si Ali Mustad Ahmad Jan Saleh. Assalamualaikum baka, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masha'Allah. Ang atin pong dalawang bisita, sila po ang magtatalakay o mag-i-explain sa atin kung ano po yung nangyayari ngayon sa Mindanao at sa particular sa mga bangsa Moro. By the way, uunahin na natin yung question kay Prof. Ano po yung, who are the bangsa Moro? So, sino po ang
tinatawag na bang sa Moros sa Mindanao? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binasta'in. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Shukran brother for the question. Ang tanong ay sino ang mga bangsa Moro? The bangsa Moros are those Islamized inhabitants of the Philippines. Tinawag silang bangsa Moro sapagkat sila ay hindi tumanggap ng Kristyanismo. Tulad ng nasabi mo kanina. Kung matandaan natin, ang Pilipinas ay before the arrival of Spaniards, almost all of the Philippines are Muslims. So itong mga bangsa Moro, sila yung nananatiling Muslim hanggang sa panahon na to. Kaya nga tinawag sila na bangsa Moro. Itong term na bangsa Moro ay nangyari nung pre-colonial period, nung dumating mga Spaniards dyan sa lugar natin, when they found that people in Panay, in Cebu, even in the Luzon area, most especially in Mindanao, are having the same faith with the people in the south of Spain, that was Al-Andalus before, who happened to rule Spain from 711 to 1492, na yung mga taong yun ay parehas na Muslim. So tinawag nila yung mga Muslim na yun sa Pilipinas na Moro. So yun sila yung mga bangsa Moro. Sa ngayon, ang bangsa Moro ay meron tayong, we have 13 ethno-linguistic groups in the Philippines who call themselves as bangsa Moros. Ang pinakamalaki sa mga tribu na yun, yun yung Maguindanao, Maranao, at saka Tausug. At saka meron pang sampu na iba. Kasama rin yung Iranun, Yakan, Kalagan, Sangil, Samal Bangingi, Palawanon, labing tatlo lahat ang mga ano na yun. So sila po yung na-Islamize talaga ever since na bago pa dumating yung mga Spaniards? Hindi lang sila. Even the people in Luzon, di ba nabanggit, hindi lang sila, pero sila yung remained as Muslims up to this very moment. Masha'Allah. Ano naman po, since natalakay natin yung bangsa Moro, sila pala yung mga nanatili talaga sa Islam after na ano. So, what is bangsa Moro? What does it mean? Ang bangsa Moro is a term. Bangsa is a Malay term for nation. Of course, Moro, yun yung tawag ng mga Spaniards when they arrived there. Dahil nga, tayo yung mga Muslim, tinawag tayo mga Moro. So, ibig sabihin ng bangsa Moro is a Moro nation or a Moro people. As simple as that. So, basically, ang mga Spaniards, tinawag nila, pag sinabi ng Moro, ibig sabihin ng Muslim, di ba? Yan. Yun ang connotation. Masha'Allah. Then, papasok tayo kasi meron talagang, ngayon, mababasa mo sa mga news, di ba, national news, sa ano, sa atin sa Pilipinas, na merong nangyayaring usapang pangkasunduan between Bangsa Moro people at saka national government. So, ano po yung, ano ba yun? Kasi nabasa ko is Bangsa Moro political entity. What does it mean? Ano ba ang kahulugan nitong? This peace agreement or kasunduang pangkapayapaan ang tawag doon ay between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front in particular. So itong Bangsa Moro political entity na sinasabi mo ay ito ay produkto nung more than 17 years of negotiations between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung inyong matatandaan, way back 2008, mayroong mga negotiations na magkakaroon sa ng MUAAD, Memorandum of Agreement on Ancestral Domain, na hindi yun, it was an initial agreement but unsigned. So, after that, nung di mapirmahan yun, nagkaroon naman ng continuing negotiation between the two parties until na nabuo yung tinatawag na FAB or Framework Agreement on Bangsa Moro. Ang isa sa nilalaman nito is the establishment of new political entity, which is the Bangsa Moro political entity na gagawin. Actually, the term is Bangsa Moro government. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Ito pala yung napagkasunduan ng dalawang panig. Ito ay ang kasunduang pangkayapaan, hindi para sa gulo. Na
yung Bangsamoro ay kilalanin ng national government as nag-i-exist sila ng mga tao at meron silang karapatan, political man or religious and any matters, na ito yung mapagkasunduan natin na ninila na, na matatalakay natin maya-maya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ano naman po yung FAB? Uh-huh. At paano ito nag-facilitate? Paano ito nangyari? Ano yung meron sa loob nitong agreement na ito? FAB is the framework agreement on Bangsamoro. As we mentioned a while ago, itong MILF at saka Philippine government, nagkaroon sila negotiation 17 years ago, more than 17 years, way back 1997. It goes through several, maraming mga pangyayari na nangyari, kung hindi natin banggitin yung mahaba yun. Hanggat dumating sa panahon, on last October 2012, nagkaroon ng framework agreement on Bangsamoro. Itong framework agreement on Bangsamoro, isa sa mga tinalakay na yung binanggit mo kanina, because the parties agreed or found out and agreed that the present system in the autonomous region, the ARMM, is a failure experiment, kanga ni President Ninoy. No? So sabi nila, they agreed that there must be a new political entity in the area, and that is called the Bangsamoro government. Yun yung nabanggit natin kanina. Itong FAB, tulad na nasabi natin, ay resulta ng tedious work by both parties to attain peace in the area. Isa sa mga nilalaman niya is, tulad na nabanggit mo kanina, ay to recognize the self-determination of the Bangsamoro people. Isa sa mga importanteng bagay dito sa bagong ito na pagkasunduan ay yung sinasabi na asymmetric relationship between the Philippine, I mean the national government and the Bangsamoro people. Mm-hmm. Itong asymmetric is unlike the system before of the national government, na ang sistema ng national government integration. Mm-hmm. The Bangsamoro people has to be integrated to the national body politics of the Philippine government. Sa ngayon, hindi na ganun. Ang ngayon, ni-recognize ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong nation that is existing in the Philippines other than the Filipino people. So, yun yung and that is the Bangsamoro people. Mashallah. Ito yung pagkakaiba nung national final peace pact between MNLF and yes, the national government. Definitely. Kasi integration. Integration yun sa nauna. So, ito, pagkilala sa mayroong political entity na kailangang kilalanin ng national government. The thing is, mayroong isang nasyon. There is an existing nation in the Philippines other than the Filipinos, which is the Bangsamoro. Uh-huh. Yun yung Mashallah. Yun yung, so, according to yun nga sa framework agreement ng Bangsamoro, natalakay doon yung pagkilala nila sa identity ng Bangsamoro, na meron silang rights religious, sa anumang affairs nila, political. And then, nahati ito, parang ginawa nila is nagkaroon sila ng tatlong annexes na ito yung isa sa pinakamahalagang kailangang matalakay. Yung wealth sharing, power sharing, as we talked nung nakaraang linggo, at saka yung normalization. So, doon tayo papasok sa bagay na iyon. Pero, bago yun, tanungin ko muna si Ustad, di ba? Si Ustad Ahmad. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng peace agreement dito. So, meron talagang nangyayaring, ibig sabihin ito, nagkakaroon ng gulo ang national government between Bangsamoro, di ba? At saka ng national government. Hindi talaga natin maikakaila yun. May gulo sa Maguindanao, may gulo sa Hulo, may gulo sa Basilan. So, ang bawat isa may hinaing, ang Bangsamoro may hinaing. Nangangulugan ito, Bapa Ustad, na ang national government is handa silang mag-give way para yung mga Bangsamoro makuha nila kung ano yung hinaing nila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama yung sinabi mo na nangyari ito dahil may dahilan, di ba? May dahilan. Pero sa palagay ko, kaya nagkausap ang dalawang panig,
para magbigay ng mabigyan ng solusyon. Ika nga sabi nga nila eh tutulutukan na sa pamamagitan nito. Kaya nagkasundo yung dalawang panig. Hindi natin magkaila yung ganun. Ito namang sa side ng Bangsamoro ay madali nila ito natanggap dahil yan naman ang payo sa atin, di ba? Lalo-lalo na sa Islamic aspect na pag ang tao, pag ang kaibang religion ay magkaalok ng kapayapaan, kailangan tanggapin mo. Lalo, malinaw yan sa nabanggit sa Quran. Sabi nga ng Allah, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Pag inalok kayo ng inyong mga kalaban na mag-usap upang ano ng kapayapaan, tanggapin ninyo. Yun ang payo sa atin. Masyala. Watawakkal ala Allah. Magtiwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa agreement na ito na nangyari, actually, hindi natin masasabi na talo ang Bangsamoro dito. Kasi bakit? According so sa Quranic sa ating Sharia, ipinahintulot ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at inutusan pa actually tayo na makipagkasundo sa kanila kapag sila yung gusto makipagkasundo sa atin. So mashallah, meron tayong dalil doon. So Islamically pwede itong peace agreement na ito. By the way, ibalikan natin yung ano prof, yung question doon sa ano itong wealth sharing tsaka yung power sharing. At saka yung eventually yung ano yung normalization. So maaari kayong dalawa sumagot sa bagay na ito. Unahin natin yung wealth sharing. Papa Ustad. Kasama ito sa mga alis na napag-usapan, marami pong nakakalam nito, ha? Ito ay kalat sa mga diaryo at sa mga ano balita. Itong wealth sharing. Itong wealth sharing, ito yung napagkasunduan ng magkabilang panig, ito yung GPH at saka yung itong MILE, kung paano hatiin yung kayamanan ng bansa. Sabihin natin na yung Mindanao daw ay mayaman. Masyaallah. Nakikita natin yun. Ano. Masyaallah. So, tatalakayin ito bago pa man ipatupad itong napagkasunduan peace agreement. Dahil kailangan po ito na ma-fix na magkabilang panig. Ano bang gagawin dito? So itong well sharing nito, ito ay may kinalaman ang area ng effective ito sa mga area ng nasasakupan ng political entity ng Bangsamoro. Like halimbawa Maguindanao, Lanao del Sur at saka yung Oloan Basilan province. So ibig sabihin nito, yung well sharing na meron diyan, paghahatian at of course, hindi naman talo ang Bangsamoro doon kasi ang nabasa ko is merong 75-25, o di kaya 60-40, o di kaya 50-50. Depende na lang po sa kung anong wealth meron doon, lalong-lalo na yung natural resources, taxations, di ba? So, kung sino po yung, okay, may dadagdag po kayo doon. In addition to that, says, of course, kasi ang purpose dito ng establishment of the Bangsamoro, new political entity, ay talagang magkaroon ng self-determination ng Bangsamoro people. Na isa sa very important factors on how to attain self-determination is to have your own resources to create revenue. Paano mag-exist ang Bangsamoro government kung wala silang revenue? Walang income. Walang income. Yan sa FAB, sa FAB, na mention yung generation and power wealth sharing to be done in the Bangsamoro government. Kaya nga itong wealth sharing na to define nila diyan kung ilan ba yung mga bagay-bagay na halimbawa sinabi mo kanina, how many percent for instance sa gas for instance, natural sa kasi ang Mindanao ay napaka rich in terms of oil, huh? They said it is second to Saudi Arabia when it comes to oil. So sa punto na yan, nag-agree yung both party na 50% for the national government and 50% for the Bangsamoro government. Yung mga non-metallic minerals in the jurisdiction of the Bangsamoro political entity,
yan i 100% sa Bangsa Moro, sa Bangsa Moro government. So lahat mapupunta sa mga Bangsa Moro people. Oo. Tapos yung mga metallic na naman sa za. Yun ay 75% sa Bangsa Moro and then 25% sa government. National government. So, ganun din ang taxes. Yung taxes, taxation, all taxes that's generated out of the resources in the Bangsa Moro jurisdiction, 25% sa national government, 75% sa Bangsa Moro government. Masyala, napakaganda. Ito namang power sharing. What does it mean generally? Ang power sharing naman. Ang power sharing tulad din ng ganun kasi yan na ang tingin ng mga natin, most of us, tingin natin itong Bangsa Moro government is a genuine autonomy. It's a genuine autonomy that cater the right of the Philippine Bangsa Moro people for self-determination. So, para ma-cater yung self-determination ng Bangsa Moro people, magkakaroon ng power sharing. Meron silang mga powers in governance na sila ang mangangasiwa. Tulad halimbawa ng lahat ng departamento ng gobyerno, tulad ng Ministry of Education, for instance, Public Works and Highways, all those ministries ay under na talaga na 100% sa Bangsa Moro government. Meron mga party naman ng power that is being inherited by the national government, tulad ng foreign affairs. Kumbaga yung passport, ang pasaporte, national government ng mga siwa dyan. Monetary, monetary policy, national government pa rin. Ibig sabihin, peso pa rin ang pera dun sa Mindanao. Yun ang mga postal, peso, Philippine government pa rin ang mga siwa. At saka, yung external security. Pangasiwaan national pa defense. National, pangasiwaan pa rin. Hindi, yun ang tawag term dyan sa agreement. External security. If there is, if there will be threat, kung may merong foreign threat sa Bangsa Moro area, ang magdidepensa nun ay national government. Yun. Bagkus naman yung internal security ay yun ay responsibility ng Bangsa Moro government. Ay, mashallah. Yun yung, in a nutshell, yan yung nasa power share. So magkakaroon ng slide na pagbabago amendment sa halimbawa sa education, di ba? Sa education format na sa mga Bangsa Moro area, magkakaroon ng pagkakaiba talaga, like yung halimbawa yung madrasa system natin, may papasok na siya ngayon sa Department of Education. And then mas lalawak pa ang kanyang scope sa lalo na sa pagtuturo ng mga ustad, lalo-lalo na sa may kinalaman sa basic belief ng mga Bangsa Moro. Hindi ba, ustad? Okay. Masyado. Kaya lang siguro yung kasi bago pa man itong napag-usapan itong kasunduan, ay sinabi nga na nila na itong autonomous in region in Muslim Mindanao na itinatag noon pa nung panahon pa ni Pangulong Corazon si Aquino ay hindi sapat para matuunan yung problema. Di ba ganun? So kailangan palitan. Kaya itatatag itong Bangsa Moro government. So itong ERMM ay mayroon silang tinatawag na Bureau of Madaris under sa DepEd na Department of Education. So kung titingnan po natin dito, siguro kasama rin dito sa kailangan baguhin, di ba? Na kailangan baguhin. Kasi napapansin po natin na yung curriculum na kung saan ito ay pinahiral doon sa mga schools, Arabic schools o kaya English yun, ay hindi sapat. Sa palagay ko, gagawa rin sila ng batas na para rin ma-improve yung manhaj, yung curriculum ng mga yung Bureau of Madaris. Katulad din ng Sharia. Tapos dahil nabanggit din doon sa FAP na palalawakin yung Sharia. So siguro kasama doon din ng education. So nag-interest ako doon sa Sharia, yung implementation ng Sharia system according to the Quran and the Sunnah, talagang mas magbo-broad siya. Kasi kahit ngayon hindi napapatupad ng mga Bangsa Moro yung kanilang Sharia system according to Quran and Sunnah. Kasi nga bakit? May hadlang kasi mayroong national government na iniisip nila contradiction ito o conflict ito sa Philippine Constitution. Actually, diba?
Actually, Sheikh, hindi pa natin alam yan kasi gagawin pa yan doon sa yung BBL. Trabaho ng Transition Commission. Mashallah. Titingnan din natin kung ano ba ang gagawin nilang kaya papalaw expansion ng Sharia. Ano yung gagawin nila. Mashallah. Ganun din yung Actually, hindi pa ngayon malinaw, pero inshallah, inasa natin yan. Kinakraft pa siya, di ba? Mamaya, matatalakay natin yung crafting of basic law. Ngayon, meron ako mga categorical questions dito. Yung katalimbawa, nagsisolve ba talaga siya yung peace agreement sa interest ng ating people? Yeah, of course. It served the interest yes, of people. Yes, of course, di ba? Yeah, of course. Tulad na nasabi ni Sas kanina, we as Muslims, talagang sa peace tayo. Yan ang turo ng Islam sa atin. So definitely, ang Bangsa Moro, if we look into the history of the Bangsa Moro, since the very beginning, more than 400 years, we have been into war, into conflicts in the area. So this time, alhamdulillah, nakita natin yung light at the end of the tunnel na mayroon palang posible na magkakaroon tayo ng peace. So definitely, it serves the interest of our people. Parang mga sinasabi sigaw sa mga rally-rally sa halimbawa sa Cotabato, sa may ibang province natin, give peace a chance, di ba? Yes. Ito na yung time para magkaroon tayo ng peace. Okay, ito na lang, mga question ko is, yung sa normalization ba, is does it mean na madidissolve yung BIAF or ano, kasi ito yung military wing ng MILF, ano ang mangyayari sa kanila after nung agreement, pagka nag-implement ito, ano yung mangyayari sa BIAF? So yung mga tao, halimbawa yung nasa BIF, magiging sila ba yung mga police? Sila ba yung magiging magsiserve as nasa ano natin, sa defense natin, sa internal, yung katuloy nung sinabi ninyo kanina? Yun po ang question. BIF. 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 Yan yung military wing ng Moro Islamic Liberation Front. Of course, MILF is a revolutionary organization. Alam natin yun. BIF is its military wing. So, itong normalization ay ginawa to make sure the final implementation of what has been agreed. Kumbaga, hindi magkaroon ng totoong peace kung walang normalization. So, kung mayroon ng normalization, I mean, yeah, normal ng situation, it is impractical, in a common sense, it's impractical to have a revolutionary unit of any government. Diba? So, definitely, yun ang they will be decommissioned. The BIAF will be decommissioned. And either masasali sila dun sa police force ng Bangsa Moro government, or they will opt to join the civilian government of the Bangsa Moro government. Nasa sa kanila yun. Pero definitely, most of them will join the police force of the Bangsa Moro government. Okay. So, ito, yung mga isa rin sa mga categorical questions na ito ano naman ng role ng mga duat natin? Siyempre, may mga ustad talaga tayo. Ano yung role nila para mag-disseminate itong peace agreement, para iparating din sa mga tao yung nangyayaring sa agreement na ito? Actually, bro, nung panahon pa ni President Marcos, nakipag-negosit ng GPH government sa mga Bangsa Moro. Nagkaroon na inumpisa na yung peace. Kaya nung panahon ni Marcos, hindi ako nagkamali, naitatag na doon yung Ministry of Islamic Affairs. Di ba, bro? Okay. Yung Ministry of Islamic Affairs. Pangalawa, yung pagtatag ng Presidential Decree 1083, yung Sharia Court. Kung dumating yung panahon ni President Ramos at saka si President Curry, doon naman naumpisan yung OMA. Office of Muslim Affairs. At saka yung Sharia rin. Tuloy rin yung Sharia. So, ayon sa ating observation, bilang daya, hindi naman sa hindi natin napakinabangan ito na gusto, pero kulang. Yung tingin natin na kulang kasi limitado lang. By the way, yung dawa at saka yung mga activities natin dito, kasi actually tayo naman mga daya, di ba?
trabaho natin ay paano iparating sa mga tao o paano ituwid yung paniniwala at pananampalataya ng mga tao. So hindi natin na napakinabangan yun. So inshallah, itong nakita natin itong FAO, nasilip natin doon sa kanilang mga sa articles nito na palalawakin ni Kaka yung Sharia, at hindi lang yun, nabanggit na ng isa sa mga panel ng MILF, nakasama daw na pag-uusapan doon sa power sharing na magkakaroon ng hisba. Yung al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Malaking ano yun. Malaking bagay ito. Malaking bagay yun na kung saan ay umano sa ating mga daya, mga duat. Kung sakaling ang mismong yung government ng Bangsamoro ay magbigay ng panukala na talaga implement yung al-amr bil ma'ruf. Dahil sa nakikita natin, yung peace kasama yun, yung kapayapaan. Halimbawa, yung mga tao, kung marami nang nagsasala, marami nang nag-aayon, umiiwas ng karamihan sa mga tao sa lahat ng pinagbabawal na, peace. So, mali ang lesson yung crime rates, di ba? Mabagit natin yung peace, di ba? So, hindi naman natin din makakailan na meron sa mga area na Bangsamoro, sa mga Christians, di ba? Mga settlers, na nandun na sila. So ibig sabihin nito, yung peace agreement magsiserve siya as para matigil ito or malessen yung conflict between Christians and Muslims. Definitely. Yes. At saka ayun sa akong tingin, hindi naman yung gulo, hindi naman siguro yung between the Muslim and Christian, di ba? Hindi naman siguro religion ikaw nga sabi nga yung mga prinsipyo at saka yung karapatan ng tao. Okay, listen to that. Okay, short of that. Tulad ng sinabi ni Ustaz, actually ang conflict sa atin, it's not on religion. It's very clear nabasa natin doon sa parang political thought ng former chairman, late chairman ng MILF, si Ustaz Salamat Hashim, Allahu yarhamu. Ang enemy ng MILF, he's talking of the MILF, and the Bangsamoro people are not the Christians, not the Filipinos. Ang sabi niya, our enemy is the corrupt system. Kahit sino ang pero nagkataon lang na yan ang kumbaga nagiging sila kalaban promoter, na sila ang proponent no system na corrupt. Kung sino man kahit pinsan natin, kapatid natin, kalaban natin yun. Mashallah. Kasi siya ang nagpapatakbo ng sistema na ayon natin. Mashallah, buti na ipaliwanag mo yun, Prof. Pero ito na yung last question to. Eventually anong mangyayari sa MILF organization? Magiging ma-dissolve siya or magiging anong mangyayari sa kanya pagka na-implement na yung disagreement? Anong mangyayari sa MILF organization? It depends sa kanila. It depends. As we know, nothing is permanent in this world. It's either the MILF could become a political party. Na pwedeng religious anything or mawawala. It's either of that. Ang katotohanan diyan ang Bangsamoro government ay hindi lamang yan sa MILF. Hindi sila ang solely na dadala benefit, di ba? Hindi. It's the Bangsamoro people. General to the Bangsamoro. Yeah. Okay. Mashallah, napagandang usapin kaya lang wala na rin tayong oras, pero bibigyan ko na lang kayo ng time para kung ano po yung general advice sa ating mga viewers. Unahin po natin si Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang tungkol dito sa ating pinag-usapan ay suportahan. Kaya inaanyayan ko ang aking mga kapatid, ang buong Bangsamoro. Hindi lang yung buong Bangsamoro, yung mga tao. Mga Pilipino, suportahan po natin ito at tanggapin po natin at tutulong, hindi lang suporta kundi tutulong tayo doon ayon sa panawagan ng literato ng MILF at saka yung Pangulo ng Pilipinas. Nananawagan siya na suportahan sa layunin upang makamit ng tunay na kapayapaan sa atin. Masyaallah. Professor? Bismillahirrahmanirrahim. Unang-una ganun din, pasalamat kami sa inyo, brother, for inviting us here to share our
knowledge on this issue. Ganun din, let's give peace a chance in Mindanao. Tuloy na sabi natin kanina, matagal na tayong nasa magulong sitwasyon. Pagkakataon na ito, nabigyan natin ng chance, ang kapayapaan sa Mindanao. So nakikita natin ngayon, there is a big development, big growth in Philippine economy because of the situation. So sa tingin natin, ay ito ay hindi lang Bangsamoro people ang magbe-benefits. Even the Filipino people in Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. So why not supportahan natin ito lahat? So tingnan natin. Huwag muna tayo maghusga sa ngayon hindi pa na-implement. Titingnan, let's see what will happen in the future. Kasi sa tingin natin, kung basihan natin yung nakasulat, kumbaga napakaganda yung agreement na pinirmahan nila. Mashallah, sukran po sa inyong dalawa. At ang aking huling masasabi ay bigyan natin ng pagkakataon na tayo ay maging isang payapang bansa. Bigyan natin ng pagkakataon na tayo maging isang mga mamamayan na ang gusto ay kapayapaan at pagmamahala sa bawat isa. At yun naman ang turo ng Islam as religion of peace. So hanggang dito na lang, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang Islam 101 at ang grupo namin sa Mercy ay magtutulong upang ma-disseminate at maiparating sa mga tao ano ang nangyayari sa agreement na ito. At hanggang dito na lang, ito po ang inyong host, Brother Abdul Fattah Zakaria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.